So ayan guys, napagdesisyon na namin na iuwi na namin si Pablo sa gilid ng bahay. So inuwi muna namin siya pansamantala sa bahay. Kasi kaysa doon sa kung saan siya iniwan ang amo niya, walang nagpapakain, walang nagpapaligo, walang nagpapalislis ng tae. So ang ginawa namin ng partner ko is ginuha muna namin siya at dinala namin siya sa bahay. Yung kulungan na yan is binili po namin kasi ayaw po ibigay ng libre doon sa may-ari ng bahay kung saan inabando na si Pablo. So, yung ginawa namin, binili namin yan, tapos kumuha kami ng masasakyan yung kumpare ng partner ko. Ayun, sinakay doon yung kulungan, tsaka si Pablo na nasa loob. Ayan, buhat-buhat po yan. Pahirapan po yung nirescue si Pablo kasi masikip po yung daan kung saan po siya inabando na. So, nanghiram pa kami ng bakal na dalawa. So, apat na tao. So, panglima ako. Binuhat namin yan papuntang labas sa may highway. Para lang po mailabas yan si Pablo. May uwi lang sa bahay. So, ayan guys. Niliguan ko siya. So, kami lang dalawa yung close talaga sa bahay. May phobia po kasi si Pablo. Takot po siya sa tao, sa walis, sa cellphone, sa mga stick, ganun. Nagagalit talaga siya. Pero pag may tubig, hindi po siya galit. Ayan, niliguan ko siya. So, ang ginagawa ko, pag naglilinis ako sa kanya, nilulusot ko lang yung kamay ko dyan. Ganyan lang. Tapos yung pagkain, nilulusot ko lang din. Ayan, at least, diba, malinis na si Pablo, pugi na ulit. Naalagaan ko na siya, tumaba na siya ulit. Ayan. So, niliguan ko muna siya before siya i-rescue ng taga Pampanga. So, tutulungan po niya si Pablo na i-train at mawala yung pagka-phobia niya sa mga bagay-bagay. Kasi si Pablo, sa tingin ko is, or sinabi ng mga kapitbahay na ano siya, pinagmalupitan po siya ng kanyang amo. Ayan. So, sobrang kawawa ng buhay ni Pablo. Super kawawa. Ayan. Kaya tinulungan muna namin siya makarecover. Ayan. So, dinala namin siya sa bahay. Ayan siya. Si Pablo naman kasi, hirap kami kasi ayaw niya kumain ng dog food. Gusto niya. Tama na. Gusto niya kanin at saka ulam na masarap. So, minsan, mas masarap pa yung ulam ni Pablo kaysa sa amin. Ayan. Pag walang ulam, binibili namin siya ng corned beef, kanyan, mga wow ulam. Kasi ayaw talaga niya kumain pag walang ulam. Gusto niya adobo, kaldereta, ganun. Kasi yung, siguro, nasanay siya na table food. Tapos, yung pangalawang owner ni Pablo, ayun din. Napakain siya ng mga masarap na pagkain. Kaya naging ganyan siya. So, ayan. Ayaw niya kumain, guys, talaga pag walang ulam. Okay, bye.